Magandang gabi, Oriental Mindoro. 18 sa buwan ng Abril taong 2017. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng mga balita, mga babiyahe palabas ng probinsya, higit pang dumami. Semana Santa sa Mimaropa, naging mapayapa ayon sa pulisya. At kwento ng mga namamanatang Moryon, alamin. Sa detalye ng ating mga balita, hanggang 29 ng Abril 2017 na lamang maaaring magparehistro para sa nalalapit na barangay election. Ito ang paalala ni City Election Officer Charles Roman. Para sa mga hindi parehistradong mga kabataan at mamamayan, anya maaaring magpunta lamang sa kanilang tanggapan upang makapagpatala at maging ganap na botante. Hanggang April 29 na lang ang last registration natin. So ako'y po'y nananawagan sa ating mga kababayan dito sa Calapan na kung yung pong mga hindi nakarehistro ay maaari pa ho silang magparehistro hanggang April 29, hanggang alas 5. Sa nasabing araw, hanggang alas 5 lamang ng hapon bukas ang kanilang opisina. Kaya naman hinihikayat niya ang mga tao na kung maaari ay pumunta na ng mas maaga. Sa ngayon, simula noong 2 ng Enero hanggang kasalukuyan ay mayroon ng 2,871 na aplikante at asahan nila na maaprubahan ito sa darating na buwan ng Mayo. Dagdag pa ni Roman, kung sakaling hindi makapagparehistro hanggang sa nabanggit na petsa, ay sa susunod na muling registration makakapag-apply. Ito ay matapos ang barangay election. Gayunpaman, anya, nais niyang linawin na wala pang pinal na memo o order ang ibinababa sa kanilang tanggapan ukol sa magiging proseso ng barangay election. Samantala, para sa Sangguniang Kabataan election, edad 15 hanggang 30 ang maaaring bumoto, habang 18 patas naman para sa barangay officials. Wala pang naitatalang petsa kung kailan magsisimula ang pagpaparehistro para sa mga kakandidato. Gayunpaman, sa 23 ng Oktubre 2017, anila gaganapin ang barangay election. Sa ibang balita, sa ginanap na committee hearing noong Lunes, 17 ng Abril sa Sangguniang Panlungsod ng Calapan, dininigan samot-saring isyong pangkapaligiran tulad ng maiitim na usok at malawakang pagkalat ng alikabok sa hangin buhat ng pagluluto ng asfalto na ayon naman kay Consel Hector Africa, matagal nang inireklamo sa kanya ng ilang mga mamamayan sa Barangay Masipit at Puting Tubig. Dumalo sa nasabing hearing ang ilang konsernadong kumpanya na maaari namang mahainan ng cease and desist order ng Sangguniang Panlungsod kapag hindi nakakapagpakita ng kinakailangan dokumento bago mag-Biyernes sa tanggapan ni City Engineer Jojo Reyes. Ayon sa kinatawan ng isang batching plant company, ang maitim na usok na lumalabas sa kanilang chimenea ay mula sa pagluluto ng asfalto, buhangin at semento na ginagamitan ng makina at diesel na gasolina. Samantala, ang isyong maitim na usok naman na lumalabas sa ilang electric power supply ay bumubuga naman ng maitim na usok kapag may nagbukas ng makina o power source na anila magtatagal lamang ng humigit kumulang 30 segundo. Ay naman sa kapitan ng Barangay Puting Tubig na si Chairman Ramil Adoyo, wala pa sa kasalukuyang humihingi ng barangay clearance na dahilan naman para pagbasehan na maaaring wala pang bagong operating permit ang ilang mga batching plants at power supplier sa lungsod. Sa akin na po, sana after ng cease and desist, kayo po talaga tumigil, and engineer, please proceed accordingly. Kung after ng cease and desist, ay diretso pa rin po sila sa operation. Kasi ang dami na natin sinisisi and desist, pero hindi po tayo pinapansin. So parang moro-moro lang eh. Pagka mag-issue a CP, hindi pinansin, wala naman nangyayari. So sana this time, ay may mangyari po sa cease and desist order natin. At let's proceed legally. Meron naman tayong city legal officer, engineer. Kami po, Sangguniang, asahan niyo po, tututukan namin itong issue to. Ano po? So Friday, ayan naman si Kapitan, kitang-kitang operation ng inyong, po, pakisinip ka. Kung, ay hindi, yun, kapag-ungan ka muna kay Jerry Reyes, kung makapag-submit ng documents until Friday at kung okay. Pero definitely, sa tingin ko pa'y wala. Walang barangay clearance from the barangay. So, hindi ka makapag-submit. Mag-stop muna po kayo ng operation. Ano po, yung maliliit yung tindahan po dito, ginagambala natin pag walang mayor's permit. Kayo po, ang laki-laki ng operation nyo. Kinakabala nyo ang Calapan City. Ang effect nyo, hindi maganda. Pero,
still, diretso ang operation ko, wala pa lang kami napapala sa inyo kahit 5. Diba, wala ko pa kayo binabayad sa city kahit 5, pero ang laki ng problema ang binibigay niyo sa amin. Ano po? Inaasahan ng Sangguniang Panlungsod na makakapagpasa ng mga karapatang dokumento ang mga nasabing tanggapan bago mag-Biyernes, kung hindi papatawan ito ng cease and desist order. Samantala, pinag-usapan ng mga komite ng Sangguniang Panlungsod kanina, 18 ng Abril, kasama ang Mindoro Movement for Change at ang mga kinatawa ng EC Ventures Corporation sa pangunan ni Dr. Benjamin Espiritu, na kung saan pinabulaanan niya ang isyu nagsasabing hindi maaaring maitayo ang kanilang subdivision sa may barangay Lazareto dahil malapit ito sa oil depot ng dalawang malalaking kumpanya ng gasolina. Ayon pa kay Dr. Espiritu, kumpleto sila ng mga karampatang permit tulad ng Certificate of Compliance, ECC, Zoning Permit, Mayor's Permit at ilang dokumento mula sa iba't ibang ahensya. Inihain din niya ang samot-saring litrato mula sa iba't ibang lugar katulad ng sa La Union, Davao Oriental, Malaysia at Australia na nagpapatunay na ligtas manirahan ng mga tao malapit sa mga oil depot. Anya, kung hindi ligtas na magpagawa ng subdivision kalapit ang oil depot, dapat ilikas sa mga kasalukuyang naninirahan sa paligid nito o paalisin mismo ang oil depot ng dalawang malaking kumpanya. Ang nasabing itatayong subdivision sa may barangay Lazareto ay may layong humigit kumulang 195 meters mula sa mga oil depot na lampas naman sa standard qualifications ng gobyerno na nagpapatunay na ligtas itong tirahan. Ay naman sa Mindoro Movement for Change, hindi sila kumukontra sa pagtatayo ng subdivision, bagkus iminumungkahi lamang nila na tingnan kung mayroong epekto ang pagtira ng mga naninirahan sa nasabing subdivision kung may kalapitan ito sa mga oil depot. Ay naman sa mga komite ng Sangguniang Panlungsod, ang nasabing committee hearing ay naglalayon upang magkaroon pa ng mas malalim na basehan sa pagsasagawa ng desisyon. Pero sa aking pangkalahatang pananaw, wala namang nasayang kasi tama rin yung sinabi ni Dinaglaw na medyo nauntog din ang Sangguniang na mas pag-aralan itong ng mas malalim. Ang binigay kong instruction sa mga konsehal ay magharap tayo pa ng mas malalim na basis for our decision. Sa uli-ayon pa rin sa komite ng Sangguniang Panlungsod, nagsagawa sila ng kanilang sariling pag-aaral kaugnay sa isyu ng mga oil depot at nagpapasalamatan nila sila kay Dr. Espiritu sa pagpapaliwanag at pagpapakita ng mga datos na sumusuporta sa kanilang hiling na nakatulong naman para sa gagawing pagdedesisyon kung aprubahan ng developmental permit ng nasabing subdivision. Antabayanan ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Sa kabila ng pagiging abala sa pagbabantay upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan nitong nagdaang Semana Santa,
hindi naman nakaligtaan ng kapulisan na makiisa sa mga gawaing espiritual. Sa panguna ni Police Regional Office Mimaropa Regional Chaplain Reverend Father Jonathan Chi, sunod-sunod ang mga aktibidad na kanilang idinao sa St. Michael Chapel sa Barangay Epigenio Navarro, Barangay Suki, Lungsod ng Calapan. Huwebes Santo, ganap na alas 4 ng hapon sa Misa ng Huling Hapunan. Naghuga si Father Chi ng mga paa ng mga pulis na gumanap bilang mga alagad ni Jesus. Umaga naman ng Biyernes Santo, nag-istasyon sila ng krus at kinahapunan ang Veneration of the Krus o ang tradisyon ng pagbibigay galang sa krus sa pamamagitan ng pagyuko, pagluhod o paghalik dito. Pagsapit ng Sabado de Gloria, nagkaroon rin sila ng Easter Vigil Mass at Misa, kinabukasan, Linggo ng Pagkabuhay. Patunay-an nila ito na sa kabila ng responsibilidad na panatilihin ang kaligtasan ng mamamayan at kaayusan, hindi nila nalilimutang alalahanin ang naging pagpapakasakit ni Jesucristo upang matubos ang sanlibutan sa kasalanan. Samantala, mapayapa sa kabuuan ang naging pagunita sa Semana Santa sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ito ang pahayag ni Police Regional Office Mimaropa Operations and Plans Division Officer in Charge Police Superintendent Christopher Abesha. Ganunpaman, dalawang insidente naman ng pagkalunod ang naitala sa Oriental at Romblon noong Holy Week. Isang aksidente rin sa dagat ang naganap sa bayan ng Puerto Galera. Generally peaceful at naging normal yung sitwasyon sa komemorasyon at pagdaraos ng buong Holy Week dito sa buong sa lahat ng mga lalawigan dito sa buong rehiyon ng Mimaropa. Meron tayong dalawang droning incident o insidente ng pagkalunod. Yung isa ay sa nangyari sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, kung saan isang 3-year-old na bata kasama niyang nag-pipiknik o nagsuswimming. Yung kanyang mga magulang, subalit sa kasamang palad ay nalunod itong 3-year-old na bata. At ang isa naman ay dito sa bayan ng San Andres Romblon, kung isang 20-year-old na mangingisda ay nakainom, then naligo siya sa dagat at sa kasamang palad nga ay nalunod din siya. Meron pa tayong isa na nangyari naman sa Puerto Galera, ito isang water vessel accident. Kung saan isang jet ski at isang speedboat ang nagkabanggaan sa tubig pero nagtamo ng mga minor injuries yung mga biktima. Samantala, paglilinaw ni Superintendent Abesha, ang deployment nila ay hindi lamang nitong Semana Santa kundi sa kabuuan ng summer vacation. Kaya't asahan anyang tuloy ang pagpapakalat nila ng mga pulis na magbabantay sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Actually, yung nai-report natin na mga personnel na na-deploy natin. Hindi nga lamang itong kabuuan ng Holy Week pero sa kabuuan ng buong summer vacation. Nabanggit ko nga na ito ay hanggang buwan ng Mayo. Nakumpleto din natin yung ating mga public assistance centers at public assistance desk. Katulad din na nabanggit ko na meron tayong mga area supervisors, yung kanya-kanyang provincial offices, na nangangasiwa upang ma-ensure na yung mga deployed personnel natin ay nasa kanilang mga pwesto. Ulitin ko, hindi lang itong Holy Week, sa kabuuan ng summer vacation, itong tinatawag nating Oplan Sumba, ito ay isisiguraduhin natin na nakapwesto yung ating mga personnel sa lahat ng sa places of convergence, sa mga pasyalan, sa kalsada, sa ating mga national highways. Sa uli-muli niyang paalala sa mga mamamayan na maging alerto saan man pupunta ngayong bakasyon at iaking ligtas ang tahanan bago iwanan. Samantala, ngayong araw, mas dumami ang bilang ng mga sasakyang nakapila sa Calapan Pier at naghihintay na makaluwas. Ayon sa tala ng pulisya, humigit 100 na ang mga sasakyan na nakapila sa May San Antonio at Lazareto, gayon din sa mga nag-aabang pa sa May Santa Isabel. Karamihan sa mga ito ay magdadalawang araw na umanong nakapila at umaasa na ngayong araw ay makakasakay na ng barko. Samantala, nakamonitor naman ng mga kapulisan upang mapanatili ang kaayusan sa daloy ng trapiko. Mayroon ring Police Assistance Desk kung sakaling may mga complaints sa daan ang mga biyahero. Kapansin-pansin rin ang paglilibot ng mga pulis sa mga nabanggit na barangay upang masiguro na maayos ang pila ng mga sasakyan.
Halos lahat sa mga ito ay nanggaling pa sa mga parteng south ng probinsya at ang iba naman ay nagmula pa ng Visayas. Sa mga ganitong sitwasyon na dagsa mga dabiyahe, sinisigurado ng pulisya na nakamonitor ang kanilang tanggapan 24 oras. Anila inaasahan na nila ito sa tuwing sasapit ang holiday season at marami ang mga luluwas matapos ang mahabang bakasyon. Magbabalik po ang TVNet Newsline. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Linggo ng Pagkabuhay, isang bagong pag-asa ang nabuhay sa pagkakatayo ng isang bagong tahanan na hatid pa rin ng kapitbahayan ng Batang Nauhan. Isang maliit ngunit maayos na bagong bahay ang sama-samang itinayo ng mga miyembro ng nabanggit na samahan sa barangay Bayani Nauhan. Ang pamilya ni Edwin Solo ang ikatlong benepisyaryo ng proyekto sa kanilang lugar at inaasahang ilang bahay pa ng kapuspalad na pamilyang Nauhenyo ang maitatayo sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Layunin ng kapitbahayan ang makatulong sa pagsasaayos ng mga bahay ng mga pamilyang nasalanta ng nakaraang bagyo. Ayon sa Batang Nauhan, ang bawat sponsor ng bahay ng pamilyang maaatiran ng tulong ang siyang pumili ng kanyang tutulungan, habang ang mga miyembro ng Batang Nauhan at ilan pang voluntaryo mula sa iba't ibang barangay ang siya namang nagbabayanihan upang maitayo ang bagong tahanan. Isa lamang ang proyektong kapitbahayan sa mga nagawa na at isa sa katuparan na gawaing pangkomunidad ng grupong Batang Nauhan. Isang grupo ng mga lehitimong Nauhenyo na aktibo ngayon sa mga community projects, higit lalo sa pagbabantay para sa kalikasan. Samantala, ang bisita iglesia ay isang matandang kaugaliang Katoliko ng pagdalo sa mga simbahan tuwing panahon ng Kwaresma na isinasagawa pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa probinsya, alamin natin ang iba't ibang mga simbahan na maaaring puntahan sa bisita iglesia. Ang report ihahatid sa atin ni Reynard Zabal. Ang bisita iglesia o pagdalaw sa simbahan ay isang matandang kaugaliang Katoliko ng pagdalaw sa pitong simbahan tuwing panahon ng Kwaresma. Ang tradisyong ito ay nagsimula sa Roma kung saan dumadalaw sa pitong basilika ang mga naglalakbay bilang kanilang penitensya. Ito ay sinimula ni San Felipe Neri noong taong 1553 kasama ang ilang mga kaibigan na nagtipon-tipon bago ang bukang liwayway. Isinagawa ang mga paglalakbay na ito na kontrapunto sa mag-aralgal na kaugalian tuwing karnabal at naging tanyag ang mga paglalakad na ito na nagsimula na makaakit ng iba pa. Sa Pilipinas, ito ay isang tradisyon na dinala ng mga Espanyol sa pamamagitan ng mga Agustinian missionaries. Noong una, hindi naging madali ang pagsagawa ng bisita iglesia dahil sa kakaunti pa lamang ang mga simbahan noon. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa paglawak ng relihiyong Katoliko, hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo, ay nagpatuloy ang tradisyong ito hanggang sa kasalukuyan. Sa probinsya ng Oriental Mindoro, marami na rin mga simbahan ang naipatayo na maaaring puntahan para sa pagsasagawa ng bisita iglesia. Una na rito ang simbahan ng Our Mother of Perpetual Help Quasi Parish sa Barangay Managpi, Calapan City, Holy Spirit Parish sa Barcenaga, Nauhan,
St. Joseph the Worker Parish sa Melgarnauhan kung saan kilala ito sa pag-akyat ng mga deboto sa 333 steps na hagdan patungo sa isang chapel sa tuktok ng Borol. Ayon sa ilang mga debotong umaakyat dito, mahirap at nakakapagod man-an nila ang pag-akyat sa naturang hagdan, iba naman ang pakiramdam kapag narating na ang chapel sa tuktok. Sa paraang ito lamang anila na ipapakita ang kani-kanilang mga sakripisyo at paghingi ng tawad. Masarap sa pakiramdam. Kasi parang na-achieve mo na yung pagiging solemn nung Holy Week. Tapos marami kasing marami doon sa pamilya namin. Meron kasi kami paniniwala na nagsisimula kasi yung Holy Week doon sa pagiging madasalin. Kahit si Jesus Christ naman pumunta siya sa bundok doon siya nagdasal. Kaya parang ganito din yung ginagawa. Laging nasa nature. Dapat magpasalamat, dapat ay magkaroon ng mga pagsisisi, forgiveness, ganyan. Samantala, kilala rin ang simbahang bato sa Bangkuronauhan na siyang dinarayo ng mga tao dahil sa taglay nitong misteryo kung paano ito nabuo at umusbong sa kanilang bayan. Samantala, mayroon ring simbahan sa bayan ng Gloria na kilala bilang Sacred Heart Parish. Sa bayan ng Socorro, ang Holy Family Parish at panghuli ang St. John the Baptist Parish sa bayan ng Pola. Sa Pola, tampok rin ang kanilang mga Moriones Festival at pagpuprosesyon ng mga santo at santa na umiikot sa bayan at sinasabayan ng dasal ng mga tao. Ang pagdalaw sa iba't ibang simbahan ay isang sakripisyo at hindi pamamasyal. Maaring dumalaw sa kahit na ilang simbahan o maaring sundin ang matandang kaugalian na 7 simbahan ang dadalawin. Ang bisita iglesia ay isang pagpakita lamang ng pagunita sa sakripisyong ginawa ni Hesukristo para sa sanlibutan at pagbibigay ng oras upang magdasal at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. Rainer Sabal, TVNet Newsline. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Sa ating lalawigan, isang Moriones sa inaabangan tuwing Semana Santa. Alamin natin ang kwento ng panata ng mga taong nasa loob ng magarbong kasuotan ng isang centurion. Ihahatid sa atin ni Jake Viray. Tuwing Semana Santa, kasabay na pagsasagawa ng bisita iglesia. Hindi rin pinalalampas sa mga manlalakbay ang silipin at makihalubilo sa mga Morion. Sa modernong panahon, nananatili pa rin buhay ang Moriones sa ilang bayan sa lalawigan. Isang patok na atraksyon pa rin at epektibong panghatak ng mga turista. Sa Oriental Mindoro, padami ng padami ang lumalahok sa Moriones Festival. Masasaksihan ito sa mga bayan ng Nauhan, Binamalayan at Pola. Mula sa dating simpleng kasuotan ng mga senturyon, higitan naging malaki, makulay at grandioso ang mga costume. Ginawa rin kasi itong patimpalak na may naglalakihang cash prizes mula 60,000 pesos at consolation prize na 5,000 piso. Kaya naman di namin napigilan na kilatisin ang mga magagarbong kasuotan ng mga kalahok ng Morion. Napag-alaman namin na tinatiyang nasa 12,000 to 20,000 piso ang halaga ng bawat isang costume. Tumitimbang naman ito mula 5 to 10 kilo, depende sa laki, dami at palamuti at klase ng mga materyales na gagamitin. Kung gagamitin mo ito sa mahal na araw, kinakailangang Enero pa lamang ay simulan na ang paggawa ng kasuotan dahil posibleng abutin nila ang isang magarbong Moyon costume ng 3 to 4 buwan. Hindi madali ang maging isang Morion.
Bukod sa mabigat at mainit na kasuotan, limang araw itong maglilibot sa matinding sikat ng araw mula Lunes Santo hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Hindi maitatanggi na malaking bagay ang salaping papremyo, subalit karamihan sa aming nakapanayam, panata pa rin ang nangungunang dahilan kung bakit nananatili pa rin buhay ang Moriones sa ating probinsya. Katulad ni Ernesto Nitoral, isang balikbayan mula Canada, ito ang unang beses niyang lumahok sa Moriones sa kanilang bayan. Para kay Ernesto, isang pamamaraan niya ito upang kahit paano ay mabawasan ang kanyang mga kasalanan at mapasbasan di lamang siya, kundi ang kanyang buong pamilya. This is my first time. First time? Bakit, sir? Bakit kayo nag-join? Well, Nazareno. Namamanata ako kayo ng Nazareno every January. But this time, nagbakasakali na kayanin ko, kinaya ko talaga pero mahirap. Sa ganitong nangyari sa akin, siguro naman mababawasan yung mga kasalanan ko. Kasi kasama na dun yung sacrifice, di ba? Hindi man makulay ang kanyang kasuotan at malayo na magwagi ng malaking papremyo, ang paglahok niya bilang Morion ay katuparan ng isang panata. Pangakong pagiging Morion sa loob ng 25 taon, kapalit ng kagalingan at maayos na kalusugan ng kanyang ina, si Albert Marco. Nakaka-22 taon na at determinadong tapusin ang kanyang panata hanggang Semana Santa 2020. Pangako ko na mag-penitensya ako ng 25 years. 25 years? 25 years. Ilang taon na po kayo nagkakaroon? 22. 22? Walang palya. Walang palya sa 22, sir. So, 3 taon pa. Bakit po naisip mama natin ng 25 years? Dahil nung una, kasakit yung nanay ko. Sabi ko na ako na mag-memoryan ako ng 25 years. Gumaling po sila na. Meron naman. Sa awa naman, mas malakas siya ngayon. Dahilan, saan mang lugar at paano mang pamamaraan mo isagawa ang iyong panata, walang pamantayan. Tanging ikaw lamang at ang dakilang lumika ang maaaring tumimbang o humusga. Maliit o malaking sakripisyo man ang ating gawin, mahalaga ay ginawa natin ito ng bukal sa ating puso. Sinasabing ang tunay na kahulugan ng Semana Santa ay wala sa magarbong kasuotan ng mga Morion, sa dugong dumaloy sa mga nag-antipo o sa mahabang nilakad ng mga nagprosesyon. Ito ay nasa puso, nasa pakikipagkapwa-tao at sa malalim at matibay na pananalig sa puong lumikha. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube Live lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 04328-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Juan Perez Alberto na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.